Hello po, kumusta po mga kabarya? Alejandro Bilga TV po at nandito naman po tayo sa bagong ating pag-usapan, 5 peso nonagonal of the Philippines. Ang baryang ito mga kaibigan at kabarya ay nagiging trending sa atin sa mga kolektor, lalong-lalo na sa mga YouTube channel. So, kaya ako naisipang mag-vlog ng ganito kasi para masagot din yung tanong ng karamihan. Ayan, mga kaibigan. So, itong ating 5 peso, 2019 nonagonal ay sinasabi ng marami na mahal. At sinasabi ng marami na ito ay may value. So, ayan po. Pag-usapan po natin ang baryang ito para ang iba ay maliwanagan. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. And don't forget to subscribe mga kaibigan. Meron ako ditong mga 5 piso coin nung nagunal. So, explain natin ng maigi. Parang marami ang makaunawa ng ating video, ating pinapaliwanag. So, ayan. Pinokus ko na po. Ayan. So, yung atin pong nonagonal 5 peso of the Philippines, ayan yung kanyang picture sa may uluhan ni Andres Bonifacio ay Republika ng Pilipinas at year 2019. Ayan po yung makikita niyo dyan. Then, si Andres Bonifacio po, ayan po ang ama ng Katipunan. Ayan. At makita nyo dyan na 5 peso at yung mga littering na yan, yung maliliit, yan, mga Pino, microprint, yan po ang mabasa nyo dyan, ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan mga kaibigan, at ang pangalan niya Andres Bonifacio sa kanyang sa baba. And then yung shape ng kanyang linya ay nonagonal. Ibig sabihin 9 sides, mga kaibigan. Ayan po. At tingnan natin sa likod, mga kaibigan. Yun po yung harap yung pinakita ko kanina. Sa likod naman, makikita nyo dyan yung halamang tayabak na endemic sa Pilipinas. Ang ibig sabihin na endemic po ay sa Pilipinas lang makikita. Ang scientific name ay Strongylodon macrobatris. Ayan po, medyo mahirap banggitin, or tinatawag na jade vine, emerald vine. Ayan po. Sa Pilipinas lang po makikita yan tayabak. At yung mga microprint din naman na yan na nakikita nyo dyan, sabi ko kanina, yan yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mga nakasulat dito. Ibigan yan. Ayan, nonagonal size. At yung sa baba, yan nga po yung tayabak. So, wala naman dyan nakalagay na mint mark. Nandito po sa kabila ang mint mark, mga kaibigan. Ang mint mark po ay makikita dito sa baba. Ayan po. Ayan. So, yung napanood ko sa YouTube, ibang channel ay nagkakahalaga daw po ng 25,000 pesos pag may nakita kang high mint mark. Dito yung mint mark na nakalagay. So, wala pa po tayo nakikita noon. So, itong baryo na ito mga kaibigan ay ginawa mula year 2019 hanggang 2020. Ibig sabihin po, dalawang year ito ang baryang ito mga kaibigan, at siya ay gawa sa nickel plated steel. Ang bigat ay 7.4 grams, ang diameter ay 25 mm at ang kapal ay 2.2 mm. Ito po ay kasalukuyang ginagamit dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ito po ay legal tender of the Philippines. Ayan po. Then sa USD, ito po ay 0.10 United States dollar ang katumbas sa Amerika. At ito pong barya na to ay plain age pero nonagonal mga kaibigan.
Ayan po mga kaibigan, nonagonal siya na para siyang scallop shape sa tagiliran. Ayan po. Then, itong variant na to mga kaibigan, ang frequency or estimated population today, yung year 2019 ay 98%. Ibig sabihin po napakarami pala nito sa circulation. At yung year 2020 ay 10%. So, wala pa po tayong nakikitang year 2020. So, sana masagot yung mga katanungan nyo mamaya sa mga papakita ko sa inyo para maliwanagan ng iba mga kaibigan. Para hindi tayo naluloko. So, dito sa eBay, may nakita tayong $3.99, almost 200 pesos sa ano, sa Philippine peso. Ayan mga kaibigan. So, sandaling tingnan natin, silipin natin sa mga online shop or international seller kung magkano ang bintahan nito. Pakita ko sa inyo muna bago tayo magtalakayan mga kaibigan. At i-search po natin mga kaibigan yung year 2019 nonagonal kung magkano ba ito. Ayan mga kaibigan, makita natin dyan. Ayan mga kaibigan, ito ay sa Lazada. Totoo nga na may 3,000. Mayroon pa nga 500 eh. Ayan. Ayan mga kaibigan oh. Mayroon pang 500. Mayroon ding 5,000. Mayroon ding 1,000. Ayan po yung presyo dito sa Lazada. 920. At may isurong 60 pesos. So, yan pong mga post nila ay kanya-kanyang presyo yan. Iba't ibang seller. 500 pesos. So, tingnan naman natin sa eBay. So, ayan mga kaibigan at mga kabarya. Isa lang ang lumabas sa eBay. Kanina may nabanggit na ako. Dito sa ating cellphone, isa lang lumabas. Pero doon sa laptop ay dalawa. Ayan. At tingnan natin mga kaibigan sa carousel. Sa carousel naman. Dito naman mga kaibigan sa carousel. Tingnan natin kung magkano ito. Nonagonal. Ang nonagonal ay 5,000 pesos mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, 5,000 pesos ang 2019 nonagonal kay carousel. Yun mga kaibigan, yun lang po ang nakita natin. Then balikan natin mga kaibigan yung coin. Let's go. So yun mga kabarya at mga kaibigan, ang nonagonal 5 peso of the Philippines na sa online selling lang naman at saka sa international, mahal itong ating 5 peso coin. Yan. Pero dito mga kaibigan sa Pilipinas ay common lang po ito kasi 98% ang nakalagay dito kay Numista, ang population, yung frequency. Ang uncirculated kay Numista ay 64 pesos. Ang almost uncirculated ay 9.87 pesos mga kaibigan. Kaya huwag kayong mag-expect na ito ay napakamahal mga kaibigan. Maraming gusto sabi na ito ay 5,000, 4,000. Ay sa ano po yon? Sa Lazada. Ayan po mga kaibigan. Pero dito po sa atin sa local buy and sell ay hindi po ito pinapansin mga kaibigan ng mga legitimate na ating coin collector, mga numismatis. Wala po ditong bumibili ng ganyang kalaki. Sa katunayan, itong ating 5 peso coin year 2019 na nonagonal ay hindi po ito binibili sa ating local buy and sell. Ito ay legal tender at ginagamit sa circulation na face value lang po. Magkakaroon lang po ng value itong nonagonal 2019 5 peso coin ito kung malaki ang error. Ayan, planchet error or wrong planchet error.
poker face, mga ganyang error, wrong spelling, double die. Yan po yung mga error na dapat i-consider. So, meron naman ako dito mga kaibigan na patutunayan ko na marami talaga ang 2019, 5 peso. Ayan mga kaibigan, sa akin, sa aking koleksyon. Nakita ko sa inyo kung ilan na sa akin. Bilangin natin mga kaibigan. Bilangin natin mga kaibigan kung ilan ang aking 2019 na 5 peso. Sabi ko sa inyo, common lang. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meron po ako ditong 16 pieces. 16 na pirasong 2019 Nunagulal 5 peso coin ng Pilipinas. Ito po ay para sa lahat ay common lang po ito mga kaibigan. Kasi po may tindahan kami. Araw-araw more than 20 pirasong nakukuha kong Nunagulal. Ayan, ang pinag-uusapan po natin ngayon yung year 2019 lang. Saka yung Nunagulal coin. So yun po mga kaibigan, marami pong salamat. Sana ay nakatulong sa inyo ang aking video para maunawaan kung magkano nga ba ito sa international at sa local buying sale ng Pilipinas. God bless you all. Bye-bye!